magandang araw po sa inyong lahat. So ngayong araw, gagawa po tayo ng Hawaiian meatloaf. Super dali lang po nitong gawin. So ang kailangan lang po natin is half a kilo ng ground pork or minced pork. Meron po tayo ditong ham, red bell pepper, raisin. Lalagay po natin yan dito. Two large na egg. Yung recipe po nasa description box. Evaporated milk. Ang ating breadcrumbs. Salt and pepper. So, yun lang po yung kailangan nyong ingredients. So, ang gagawin nyo po is hahaluin siya. Mix until well incorporated. So, once na-mix nyo na po siya, is isi-set aside nyo po itong ating meatloaf. So, meron po kayo ditong pineapple juice. Ito po is yung galing dito. Yung pinaka-syrup po niya, ito yung gagamitin natin para gumawa ng syrup. So, meron kayo ditong pineapple, juice, sugar. Lagay nyo lang po yan dyan. Then, ilutuin lang po natin siya. Once na mag-reduce yung ano niya, syrup or mag-slightly thick, then, stop na po yun. Then, i-prepare niyo po yung new llanera. Dito natin siya ilalagay. Then, meron kayo ditong ano, cherry, but optional lang to. Pwedeng wala, pwedeng meron. Pang dagdag decoration lang siya. Ito, slice. Kasi nga, diba, Hawaiian. Benta po ang gagawin nyo, dito nyo po siya ilagay siya sa llanera. Pero kung pangkain lang, pwede nyo siyang ilagay sa rectangular pan para pa-rectangle siya. Maganda siyang tingnan. Ito is pang negosyo. So, kaya dito ko siya ilalagay. Nung nagbebenta ko nito, 150 yung benta ko eh. Isang ganito. Tapos ilalagay mo lang siya sa container, transparent, na 500 ml. So, mga kasyembot, eto na po yung ating syrup. So, maglalagay kayo dito ng syrup. So, parang nag-leche plan lang kayo. Using your clean hands, make sure your hands are clean. Ilagay niyo dyan yung pineapple. Yeah. Tapos, ito. Sa center. Tapos, maglalagay po kayo dito ng meat. Ito po yung ginawa niyong meat kanina. So, para uniform lahat, kailangan nyo siyang timbangin. Then, iko-compact nyo po siya. Kasi, di ba, pantinda nyo siya. Pero kung di nyo pantinda, okay lang wala ng sukat-sukat. Lagay nyo lang sa isang rectangular pan. O kahit dito rin, pwede. Para kung kakain kayo, isa ka serving. So, make it two. Mm-hmm.
200. Ayan, 200 grams each. So mga ka-shembot, ayan, nalagay ko na siya sa llanera. So itong apat, tigto 200 grams siya ng meatloaf. Tapos ito may sobra, konti lang naman, nasa 160, kulang siya ng 40 grams. So ilagay niyo siya sa llanera. Llanera ang arte magsalita. Then, kung kukover natin siya ng cloth, para hindi na siya lagyan ng foil. Kung wala po kayong cloth, pwede na, lagyan nyo lang siya ng foil para hindi siya matuluan sa loob. Kasi pag natuluan yan, mababasa siya. Hindi siya mag-form. So, we're going to steam this for 30 minutes or until it's done. A few moments later. Hi mga ka-shembot! So, after 30 minutes, eto na po yung ating Hawaiian meatloaf. So, ang gagawin nyo, meron kayong offset spatula. I-loose nyo lang po yung sa side para pag-transfer nyo, wala nang sasama. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, wala po akong 500. Meron lang po ako is 750. So, dito natin siya ilalagay. Ang bango. Kasi isa pa yung apple. So there you have it, our Hawaiian meatloaf. Diba? Ang ganda niyang tingnan. Compliment yung kulay niya. Let's try to open one. Ito open natin. Ito yung maliit eh. Mainit pa siya. So this is our Hawaiian meat. No. Tama lang yung lasa niya. Hey, may pang-ulam na kami. So please, if you like this video and the recipe, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye!